akong natatanggap ng mga message, especially pag nag-open ako ng Messenger, maraming mga nagsiscreenshot ng mga bashing, yung mga comments, ganyan. So, yung maling akala, yung maling akala, yung maling akala, yung maling akala. Kung wala ka nang maintindihan. Yun, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Well, sa araw na ito mga kaibigan, ani bagong reaction video naman po tayo para po sa kay Miss LG at kay Boy Tapang. Kung bago ka lang sa aking tahanan, hinihiling ko sana na pindutin mong subscribe button at bell button para maging updated ka sa ating mga video. Pero isa lang po ang hilingin ko, tapusin nyo sana ang video ito at huwag po sana kayong mag-comment kung hindi man lang natapos ang video para hindi po maging sablay ang ating komento. Una po sa lahat, gusto kong liwanagin, wala po tayong kinakampihan sa isyung ito. Pare-parehas po tayo tagahanga ni Boy Tapang at ni Miss LG. Ang layunin lamang natin ay mahimay natin yung mga isyu nang sa ganun ay makapagbigay ng kaliwanagan sa ating mga supporters. Nagpahayag na po si Miss LG ng kanyang side at pakinggan natin ang bidyong ito. Sama-sama natin panoorin. Gano, wala na kami ni Boy Tapang, ganyan. And sobrang dami na nag-aaway, guys. Talagang hindi na mapipigilan yung bugso ng dami ng mga supporters, di ba? Nag-aalab talaga yung mga puso. Okay. So, yun. Sinabi nga po niya, sobrang dami na po ng mga komento, ano, yung mga damdamin ng mga supporters ay nariyan. Ako para sa akin, si Boy Tapang ay merong 2 million plus, no, na mga followers. At kung atin lamang pong babalikan, mula po nung nagkaroon ng Jua Reveal, ay lumaki na rin po naman ang subscribers ni Miss LG. Sa puntong ito, maaaring masabi natin na nakatulong ako si Boy Tapang para kay Miss LG in terms of social media account. Now, sa ganitong klaseng sitwasyon, syempre humanga ang mga tao, hindi maisasantabi na madismaya sila kung bigla na lang malalaman nila nang hiwalay na. Dito papasok yung sentimento ng mga followers at maaaring makapagkomento sila ng hindi kaaya-aya dahil sa sobrang pagkadismaya. Ang pinakamaganda lang dito, dahil sa pahayag nito ni Miss LG, sinabi niya na nauunawaan niya ang damdamin ng bawat isa. Nila, sobrang galit na galit, 'di ba? Pero guys, masasabi ko lang talaga, lahat ng mga tanong niyo, hindi kasi siya madaling sagutin eh. Kasi sa mga pangyayari sa mga nagaganap, talagang shocking din na sobrang daming naglalabasa ng mga ano eh, mga maling information, mga maling balita. Hindi po totoo yung mga pinapalabas na sobrang dami ng ewan ko na kung ano, hindi ko na mabilang. Kasi sobrang dami talaga, guys. Sobrang dami. And marami nang nagagalit kay Ronnie. Marami din nagagalit sa akin. Kasi nag-aaway-aaway na yung mga bashers, ganyan. Nag-aaway-aaway na yung mga subscribers. So, sobrang toxic na po talaga. And regarding po sa tanong nyo talaga, hindi ko pa talaga, from the bottom of my heart, hindi ko pa po talaga siya kayang sagutin. But I promise po, in time, I promise to tell everything honestly, as much as I can, na sasabihin ko kung ano yung totoo. And sasabihin ko kung ano talaga yung nangyari. Pero not this time, guys, kasi hindi ko pa talaga siya kayang pag-usapan. Sa totoo lang po talaga. Dahil sa sobrang bago pa lang eh. Sobrang hindi ko pa talaga siya alam paano i-handle. Kasi first time ko yung mga ganito na issue-issue na parang mga ganitong klase ng issue. Hindi po ako sanay. So sana maintindihan niyo po yun. And sana po mag-stop na kayo sa mga intriga nyo, yung mga paninira nyo sa bawat kampo, ganyan. Kasi talagang, it's not
not helping po. Pero hindi naman natin masisisi yung mga tao. Talagang I understand din naman po na talagang marami yung curious, marami yung maling akala. Pero naiintindihan ko po kayo. So, sobrang naglabasan yung mga maling information, maling balita. Katulad nga ho ng sinasabi natin, siyempre, samot-sari ang mga nanonood at tayo po ay nasa social media. Katulad nga ng sinasabi natin, hindi natin maisasantabi na marami ding makikisakay sa mga isyo. No? Marami ding magbibigay ng kung ano-anong mga klaseng mga komento. Pero dito sa puntong ito, ang punto lamang natin dito is liwanagin bilang nagmamahal kay Boy Tapang ay kay, at kay Miss LG. Magandang adhikain ito mga kapatid na tingnan natin ano nga ba ang punot dulo nito. At ang bukod tanging nakakaalam lang nito ay silang dalawa. Ano nga ba ang naging dahilan? Ano nga ba ang naging sitwasyon? Hanggang sa kasalukuyan, tulad ng sinasabi ko nung una ko pang vlog, lahat ng mga sinasabi or nakikita natin ay puro spekulasyon lamang yan. Until such time na sila na mismo ang magsalita. Kasi kung titingnan natin, iba't iba yung mga reaksyon, maging ang ating mga kapwa vlogger, iba't iba yung mga nilalabas. At si Ms. LG mismo nagsasabi na hindi tamang informasyon. Ang tanong, ano nga ba ang tama? Magiging maganda kung ilalahad nila ang katotohanan dahil una, sa social media, inilabas yung pagkakaroon nila ng relationship. So therefore, yung mga followers ay talagang sobrang saya. Pero dinagdag niya rito, hindi pa siya handa para sa bagay na yan. Ayon sa kanya, hindi pa daw hinug sa panahon para sabihin. Ang tanging may advice lang siguro natin sa lahat ng mga followers, sa lahat ng mga nagmamahal is maging relax lang po tayo at maging kalmante. Bakit hindi natin balikan yung mga masasayang araw na dalawa sila nagkaroon ng collaboration? Bakit hindi natin i-treasure yan? At sa pagkakataong ito na mayroong mga nangyayari na hindi maganda, pwede natin masabi na tayo sana yung magbuo, makatulong na mabuo muli. Dahil para sa akin, maaring mayroon lang mayroon lang misunderstanding ang dalawa. At dahil sa bugso ng damdamin ng mga followers na nabubos yung kanilang nararamdaman, kaya nailalagay sa kanilang mga social media account. Payong kapatid lang sa lahat, sa dalawa, hindi rin maganda yung nagpo-post ng kung ano-ano or mga damdamin nila sa social media account dahil kapwa na sila mga influencer. Kung ano yung nakikita sa kanila na mga naipo-post ay nagiging damdamin ng mga followers at nailalagay yan, nailalagay din lang sa komento. Itong ginawa ni Miss LG ay isang magandang hakbang ito no para sa isang reconciliation. Habang pinanonood ko po ang bidyong ito mga kapatid, nakikita ko ang isang magandang ending sa hidwaan ito. At sana lang maging bukas ang kalooban ng bawat isa kasi kailangan nito ang tinatawag na both sides kay Boy Tapang at saka kay Miss LG. At sana iwasan yung mga negatibong pagpo-post. No, iwasan yung mga negatibong mga pagpapahayag dahil yan ang nagtitrigger sa mga followers para kumbaga magbigay ng negatibong reaction. Hindi may sasantabi dahil si Boy Tapang ang tagal na rin yung kumbaga nag-build ng community. 2 million subscriber meron siya. So hindi pwedeng gibain yan. Dahil ang mga taong nagmahal sa kanya ay naniniwala sa kanyang kakayahan. Ang pinakamaganda lamang dito, yung ending, bago matapos ang video, ay sinabi niya na suportahan natin si Boy Tapang, suportahan na ninyo ako, yung kanyang panawagan. Kaya nga sinasabi ko, mayroong punto ng reconciliation. Dahil nanawagan siya na suportahan si Boy Tapang, suportahan siya,
isa siya sa magandang ano, magandang hakbangin. Na sana katulad niya lang sinasabi natin, treasure natin yung masarap, yung mga masasayang araw na nakita natin sa kanila, suportahan natin silang dalawa, iwasan ang mga bangayan. Kung hindi man sila magiging sila, pwede naman silang maging magkaibigan. Tandaan ho natin, malaking tulong po at influensya nila sa kanilang mga followers dahil nakapagbigay sila ng saya sa mga taong nagpa-follow sila kanila. Malay natin kung saan nga ba ang ending ng mga bagay na ito. Di ho ba? Hanggat wala pang period, wala pang mga pahayag, wala pang tapos na pahayag, ay hindi pa natin masasabi na tuluyan na ngang ganun sila. At ang pinakamaganda rito, bago niya tinapos ang video, ay inendorso niya si Boy Tapang na suportahan sa nalalapit na laban ng Battle of YouTubers. Well, mga kaibigan, baka magtaka po kayo kung bakit hindi ko na-play yung video. Una po, this is just only a reaction at baka po makapiray tayo. Pero para po sa detalyadong information, may link po naman sa baba, puntahan po natin. Ini-encourage ko pong panoorin ninyo ang kanyang pahayag. At tingnan natin ang kanyang pahayag, pag-isipan natin. At pwede rin kayong mag-comment dito kung ano po ang inyong nararamdaman. Tandaan po natin, kaparte po natin o kaparte po kayo sa vlog nito. At sana lang po ang akin din pong panawagan sa lahat ng mga nagmamahal kay Boy Tapang, at saka kay Miss LG sa both sides, sa both camps, sana iwasan ang mga negatibong komento. At tulad ng sinabi, abangan natin ang kasunod. Kasi sabi nga ni Miss LG, abangan nyo ang susunod pa natin mga updates. Pero doon sa mga sinabi niya, naniniwala ko na may magandang patutunguhan itong kanyang mga sinabi. Isang kalmante, mahinahon, at mapagpakumbabang LG Satterfield po ang ating nakita. Inuulit ko mga kapatid, hindi po sa puntong ito ay kinakampihan natin si Miss LG. Ang sa atin lamang bilang nagbibigay po ng reaksyon ay ang magbigay po ng kunting kaginhawaan sa mga followers na nagmamahal. Kapwa natin mahal ang dalawa. Ako po ay solid supporters ni Boy Tapang at naging supporters si Miss LG mula po nang pinakilala siya sa atin. At sana po ay magkaroon ito ng isang magandang ending at makita natin muli na magiging masaya ang kanyang mga followers, lahat ng mga community, lahat ng mga taong sumusuporta ay magiging masaya kahit hindi man sila tuluyan ng maging sila.